up mga bosski? Alright, good morning. Nakahali tayo ng gising ngayon. Kamusta kayo? Alright, ako medyo antok pa. Alright mga bosski, ang lakad ko ngayon ay sa Upang, Pampanga. Yan, dyan ang lakad ko ngayon mga bosski. Pupuntahan natin yung nag-champion sa RXT 59 4-speed. Alright, Boss Christian Suniga. Alright, ang pagkakalam ko mas bata pa sa akin to. So maaga siya naging, you know, maaga siya naging malupit. Pagdating sa 2-stroke, hindi lang siya nagbuo, nagpalakas talaga. Tingnan natin, usually yung mga, siyempre yung mga generation yun, mayroon silang mga master, parang ganyan, mga naging guide nila kung paano sila lumakas ng ganun, no? Kasi ang pagkakalam ko, walang nakaisa dito nung RXT 59 na panlaro ni Boss Turbo. Makikita natin yung mismong panlaro, mga silip natin. Ayan, yun nga lang ang iniisip ko ngayon. Siyempre, baka pwede namang pasabit ng subscribe dyan. Tapos palike na rin ang page natin sa Facebook. Alright, sa mga sponsors natin, ayan, nandiyan sa screen yun. Burnt Manila, Tykid Moto, Chokoy Skipares, Up and Rise Clothing, East King Apparel, and siyempre ang Team Moto Orero. Alright, big shoutout sa mga sponsor natin yan. Hindi ako pinapabayaan ng mga yan. At saka, siyempre, ang 2-stroke family, KR150 Nation and KR150 Pilipinas. Alright, dito pala ako sa may bandang Megawaya, mga bosski. Medyo mahaba-habang biyahe ito, pero update ko kayo mamaya kapag ando na tayo. Alright, di ko alam kung anong sinasabi, pero nasa riot na ako, mga bosski. So, hanapin ko na lang yung Kupang. Hahantingin ko na lang yon. Kupang, where are you? Kasama natin si Boss Christian Suniga. Tama ba, Boss? Tama, Boss. Yeah. Si Boss Christian Suniga, siya yung mekaniko nitong nag-champion sa Turbo King RXT 4-speed. No? Unang build nyo ng motor nung sumali kayo doon sa Turbo? Bali, yung motor na to, Boss, unang build ng team namin sa palaro. Nagumpisa kami dito-dito lang, kanto-kanto. HD3 pa. Tapos nung nagka-RXT last 20, bali tumutol na doon, nabili ko 2020 before pandemic. Tapos nag-start ako mag-mekaniko mga 2017. Motor ko lang, kinakalikot ko lang, sariling motor. Tapos yun, bali nung pagkuha ko dito 2020, sakto pandemic. Doon na kami nag-start na ma-focus namin na bumuo ng race bike. Race bike talaga. Pero, kumbaga, 2017 ka pala nag-start, Boss. Ano yung parang mga trip mo? Before 2017, ano yan? Nagmumotor-motor ka na rin? Hindi, Boss. Ano eh? Computer, basketball, ganyan. Mm-hmm. Tsaka, yun, halos wala. Tambay-tambay lang. Inom. Boss, pansin ko, bata ka pa na. Ilang taong ka na no, nag-start ka? Sa... dito sa pagmemekaniko? Siguro, Boss, 19. Ganun. 19? Pero yung pagmemekaniko ko, Boss, sariling motor lang din. Kalikalikot lang. Kami magtotropa, ganyan. Pero yung motor mo nung, Boss, ano to? 2-stroke na o medium? 2-stroke na, Boss. HD3. HD3. Kawasaki. Yun yung pinakauna ko motor. Yung motor kasi na yun, Boss, pang deliver ng soft drinks dati. Binigay sa akin ng lola ko. Tapos yun. Nung siyempre, tropa-tropa, nag-umpisa kami mag-ano, kalikot. Doon sa
medyo naumay na kami sa HDT kasi hindi namin mapalakas ng sobra kasi hindi ka mukha ng RXT. Kaya nag-decide ako na bumili ng RXT. As nabili ko nga yan, 2019 na. Pa 2020, bago mag-pandemic. Ano to boss, nung pagbili mo, kompleto pa siya, bulong? Hindi boss, kung ano, pakita ko yung picture mamaya. Pero yan, nung nabili ko yan boss, chassis lang siya, makina, tas naka-rim. Yun lang, wala siyang monobela, wala siyang CDI. Hindi siya mandap talaga, as in totally junk. So, ano pala boss, parang nung binili mo siya, ang plano mo talaga is gawing race bike? Race bike talaga. Okay. Kasi nung mga time na yun, putok na yung two-stroke eh, dahil dun sa labas ni ano nun, ni Emperor. Pumutok yung mga two-stroke. Sabi ko, kaila naman ako kumbili ng KR. Try ko na ng RXT. RXT. Kasi, ang bala ko kasi talaga nun, boss, nagpapatulong ako kay Boss Alvin na i-convert ng red valve yung HD3 ko. Kung kilala niyo si Boss Payen, 'di ba? May gawa siya na HD3 na convert red valve. 'Yun yung balak ko sanang gayahin. Kaso, yung gastos kasi parang mas madali kung red valve na agad, 'di ba? Kung hindi ka na magko-convert. Kaya lang unique nga lang 'yun yung HD3 na naka-red valve. Oo, ikaw lang yung may ganun, 'di ba? Kayo lang ni Boss Payen. Tapos 'yun. Nag-decide na lang ako na mag-RXT muna. Ano to ba? Sino yung parang naging inspirasyon mo? Bakit? Kumbaga, nung nag-start ka magmekaniko, sa racing ka agad, hindi ka na pumasok sa tipong pag nag-start ka sa mga maintenance, recta racing. Recta racing. Agad ano na, yung mindset ko agad. Kasi wala akong alam sa motor nun eh. Computer lang. Nung na-introduce sa akin yung motor, karera na agad, drag race na. So, yung utak ko, gusto ko na rin gumawa ng o magkaroon ng race bike na katulad ng mga sa drag. Hindi na ako nag ano eh, hindi na ako nagmekaniko na tune-up, change oil ganyan, mga wirings. Hindi na rektang ano na agad. Paano yung boss? Paano mo inaral 'yan? Siyempre, sino ba yung naging mentor mo? Paano yung naging mentor mo? Bali yung mentor ko talaga, boss. Ano? Si Boss Alvin. Garcia ng Team West. Okay. Tapos, ang pinaka naging puhunan ko, kasi si Boss Alvin, bilang karirista, di naman niya ituturo lahat, di ba? Ang ano lang, pinaka naging sagot sa mga tanong ko dun sa mga gusto kong gawin sa makin. Internet talaga. YouTube, Google, basa-basa ng mga article ng mga ano, ganyan. Yung ano, kung alam niyo yung two-stroke staffing sa YouTube, may ano yun. Try nyo, check nyo, madami kayong malalaman. So parang ano pala to, mga Boski? Resulta to ng pinagsamang Christian Suniga, Boss Alvin Garcia, tsaka internet. So parang more on 70% internet talaga. Self-learn. Self-learn talaga, boss. Pagka walang karera, boss, ano yung parang ginagawa mo? Pag walang karera, ayan. Trabaho lang. BPO employee kasi ako, boss. Eh. Trabaho lang. Tapos, kung minsan may nagpapagawa, papasetup din. Yun, ginagawa naman. Tambay, basketball, yun. Puro trabaho. Pero kapag may karera, yun, talagang focus lang sa karera. Focus lang. Okay. Boss, sa pagbubuo mo na ito, paano to? Kumbaga, meron ka nang nasa isip, nilagay mo na isang salpakan, tas tono, o andyan din yung trial and error? Yung racing boss kasi wala namang katapusan na idea yan eh. Ano eh, trial and error ka. Hindi porket nakuha mo na yung gantong speed, gantong oras, dun ka na lang. Kailangan, try mo pang i-explore pa, lawakan mo pa yung ano pa pwede mo pang gawin sa bagay na, kahit na maliit na bagay lang, ganyan. Try mo, malay mo, mag-improve. Wala naman din mawawala. Kasi sa two-stroke talaga, importante yung tuning talaga. Pinaka-importante sa two-stroke. Makuha mo yung perfect tune ng carb. Kasi yung sa, ano, parang late na lang yung mga yan, yung sprocket, ganyan. Sa tunuhan mo na lang malalaman yun.
Pero yung lakas ng makina kasi, doon ka magbibase. Kung di malakas yung makina mo, di naman maghahanap ng sprocket din. Parang gano'n. Totoo. Bali, yung idea talaga, madami, non-stop. Minsan nga, nakahiga ka na lang, maisip mo. Uy, pwede pa lang ganito, convert ko kaya ganyan. Tapos pag naisalpa ka mo, tapos gumana, worth it. Kung hindi, edi balik ka na lang una dun sa dati. Try mo yung ibang idea pa. Pwede nyo i-explore pa. Napakagaling eh, no? Boss, nabuo mo siya yung talagang ready to fight na 2020, 2021? Hindi, boss. Bali, yung motor, 2019 ko nabili. 2020, nakabuo na siya. Naka-drag bike na siya, chassis. Tapos, engine wala pa. Bago mag-start yung 2021, around November siguro ganyan, buo na siya. Tapos nakilala ko na nga si Matigas nun, si Abet. Siya yung unang sumakay sa akin dito sa RXT. Nung, sino yung nakalaro nyo na ito, boss? Wala, boss. Puro testing lang kami nun. Kasi ako, kahit na nakakapag-oras kami, hindi ako satisfied dun sa ganung oras lang. Gusto ko, ibit ko pa. Hindi ko pa nakikita yung full potential eh. Kakanood ko ng mga video, ganyan. Kakaaral ko. Parang ako mismo, hindi pa satisfied sa takbo ng motor ko. Kaya yon buong 2021, testing. Puro testing lang, testing. Trial, error, baklas, kabit, palit ng block, ganyan. Port ng bago. Try ng ibang settings. Eh, nung 2021, biglang okay na yung motor eh, okay na. Nakuha na namin yung gusto ko na yung oras. Eh kaso na-accidente si Matigas nga dun sa ano. Nawalan ako ng rider ngayon. Tapos nung nawalan ako ng rider, napahinga yung motor ko, labas ko na. End of December yun, boss eh, alam ko. O November, kaya November. Unang sakay ni Jaja dito sa motor ko, November. Okay. Testing niya. Pressure ako eh kasi di ba hindi ka libre na yun si Jaja sa testing niya. Pangit yung oras namin, natambak. Pangit, di namin makuha. Ngayon, dahil na pressure ako dun sa kasi nga mahina pa lumabas yung motor, kalikot ulit ako hanggang sa January. Ginawa ko na yung motor, bagong gawa na. Testing ulit ako ngayon kay Jaja. Pero bago ako mag-testing kay Jaja, inaya na ako nila Boss Damulag sa Facebook Live. Naka-live kami nun, inaya kami maglaro nga na nila Boss Damulag, sila Boss Patong. Tapos sabi ko, Boss, testing lang kami. Gusto ko pa kasing ibit yung oras ko doon kay, ano, eh, kay Jaja. Tapos nung testing ko kay Jaja, ayun, biglang boom na yung biglang nagsama na yung motor. Nagsama na. Nagbunga na yung almost 1 year preparation ko sa trial and error. Tapos yun, sinwerte naman. Nakalusot naman kila Boss Patong kahit pa ba. Shoutout kila Boss Patong. Alright. Yan, tapos after nun, boss, napalaro na to ng turbo racing. After nung, kasi February yung laro namin, 2022. April niyan, magkakaroon ng category sa turbo. Subok kami ngayon. Yun, nakachamba na naman. Champion naman ng ano. Pero ikaw, boss, kumbaga, ina-expect mo na talaga may makukuha? Totally, boss, nung ano, wala eh. Ano pa eh. Ayaw kasing magtatak sa isip ko na matik panalo. Gusto ko, i-challenge ko lagi yung utak ko na actually, boss, bago mag-start yung turbo, almost 1 week yung preparation namin na testing. Tapos nasira pa nga yung block namin. Two days na lang bago yung palaro. Hindi naaabot kung gagawin ko ng bagong block. Ang sabi ko eh, wala eh, naka-oo na tayo kila ano, nasasali tayo, ganyan. Hindi na ako nagpalit ng block. Sabi ko, sabayan na lang. Tapos, nanibago din ako sa tono kasi merong weight limit sa turbo, di ba? Nagdagdag kami ng 10 kilos dito sa motor. So, ininda, tapos overheat kasi yung block na isa, yung ginamit ko nung palaro. Overheat pa yun? Overheat yun. Alright. Nung ano,
yung liner niya din nang i-rebore talaga. Kasi nung laro namin nila Boss Patong noon, parang nakahigop ng buhangin yung carb ko. Kaya ngayon, ayun, tingnan niyo, may ano. Naka-ano na ngayon dito. Ina-trust namin dito yung upuan. Ah, hindi na pasukan. Ayun na siya, mga Bosski. Inano nila to para hindi na papasok talaga. Okay. Tapos nung turbo na sa time attack, nakuha namin yung best time. Medyo nagkaroon na ako ng kampante na uy, pwede pa pala, may baka may makuha pa kasi best time na kami dun sa kami na yung pinakamababang oras dun sa ano eh, dun sa mga kalaro namin. Tapos yun, sinwerte naman. Swerte na naman, no? Oh. Alright. Swerte lang talaga, boss. Ang set nito ngayon is 59 ba? 59, boss. Hindi pa ako nag-try na mag-60 eh. 59, puro 59 lang. Hanggang bore 100 lang talaga. Pero 4-speed, boss, yung pinalaro niya doon, no? Yung pinalaro namin, boss, 4-speed. 4-speed. Ayan, si Boss Christian Suniga. Si Boss Christian Suniga, 24 years old lang, kaya bilib na bilib ako. Kumbaga, surprise eh. Biglang labas sa mundo ng karera, champion ka agad. And napakita ko naman sa inyo mga boss ko yung montage ng unit. Kaya ang ano ko, may share sa inyo si Boss Christian kasi kumbaga, alam ko napuputok pa siya after ilang years. So at least may record na tayo, di ba? Kasi pagtagal, siyempre, hindi na natin basta may hila to si Boss Christian, sobrang ano na, celebrity type na na hindi na tayo makakasingit. At least ngayon nakausap natin siya. Nakita natin yung mga narinig natin yung kwento niya sa pagtatalo. Ano yung mga future plans, boss? Kung sakali. Future plans. Ayun, boss, meron kaming binubuo ngayon na 59 Open RXZ. Bali yun, doon na muna siguro ako magpo-focus kasi manibagong challenge na naman yun since 6-speed na yun eh. Ibang setup na naman ng engine. Panibagong calculations, ganyan. Internet na naman to? Yung teacher mo? Oo, internet na naman yan. Pero nung ano, Bosski, kaka-internet, parang usa nang pumapasok na nalin sa akin na yung idea. Baga parang head start ko lang siya. Parang naging foundation mo lang. Foundation ko lang. Tapos yung mga idea kung saan ang pumapasok ngayon na uy, pwede pala yung ganyan, pwede pala yung ganito. So nag-idea ka na. Kahit pala sa tuning, boss, ikaw din. Ikaw lahat talaga. Kasi... Oh, boss, lahat ng ginawa dito sa makina, gawa ko lahat. Ano ba, boss, yung pinakapangalan ng team nyo talaga? SBDRT po. SB, baka ano yan? Yung SBDRT, sa meaning nun, Samahan Babo Dike. Kasi yung lugar namin, di ba ito, Dike Control. Samahang Babo Dike. Babo. Yung Babo, boss, Kapampangan. Okay. Ibig sabihin, itaas. Okay. Babo. SBDK. SBDRT. SBDRT. Racing Team. Racing Team. Boss Christian, napaka-humble lang na itong tao na ito. Actually, mga boss, si Boss Christian, after niya mag-champion sa Turbo, hindi ako makakita ng way kung paano siya makakontak. So ayun, nakachamba tayo. Nagkaroon ako bigla ng contact sa kanya. Kaya nagkaroon tayo ng schedule. Nakisingit naman tayo. So ayan yung unit. Ayan, pinakita ko naman sa inyo. Nakachikoski nga na sticker. Ang kulit eh. Mamaya sabihin, napapalaban na ako ng karera. Hindi ko alam. Ayan. Boss, nagdito ano lang yung mga, ano, alam mo yung mga words of wisdom na mabibigay mo lalo sa mga kaedad mo, boss, modern day legend. Legend mga new generation na legend na to eh kasi transfer na sa kanya eh. Ano, boss, ako payo ko lang sa mga gustong mag-try mag-ganto, mag-buo ng ganto. Lawakan nyo lang yung isip nyo. Hindi naman kumakain ng kanin yan eh. So, alright. More on ano talaga, research, trial and error. Tapos kung masabukan ka, okay lang yun. Malalaman mo naman na kung ano yung mali mo, matututo ka dun sa mga mali mo. Yun lang naman. Tapos, wag kang... Kami kasi, boss, yung team namin. Meron akong dalawang mekaniko. Katulad ng mekaniko. Mas nauna nagmekaniko sa akin. Si Gigi De Rapper. Tsaka si Rek Rek. Yan, yung dalawang yan. Kasi kami, kapag ka nagtoto, no,
nag-usap-usap kami. Share ng ano, kung anong inputs niya, ano pa ba yung feeling mo, ano yung kulang. So, kasi team kami eh. Team kami. So, ayun. Kapag ano, si Boss Trek Trek, so yung ako kasi hindi ko naman napapatakbo to na kung wari pagkabuhat, testin ko, hindi ko naman kayang ibigay yung power na siya yung taga ano ko, taga testing ko na nagbago ba, lumakas ba, may nag-improve ba, siya yung nagre-report sa akin. Ngayon, pagka-report niya, paklas ako agad. Tapos, bago namin ipatesting kay Jaja, para pag dinala namin sa racetrack, konting adjustment na lang, hindi yung walang-wala talaga. Tapos, basta huwag kayong mahiyang magtanong, yung mga idea nyo, kung may sarili kayong idea, gawin nyo, huwag kayong matakot gawin yun. Pero kapag ka nagkamali kayo, ano nyo, i-analyze nyo kung saan yung mali. Hindi yung susukuan nyo agad na trial lang talaga sa pag-trial. Alright. Ayan boss, mga shoutout na lang. Awa ng Diyos, nakakompleto tayo. Ayan, shoutout pala sa ano, kila Boss Alvin yan. Isang talagang malaking bagay sa pagbubuo ko na makina yan si Boss Alvin. Shoutout Boss Team West, tapos sila yung mga legend din, si Boss Henry Navarro. Medyo may madami din naman ako natutunan kay Boss Henry. Hindi sila madamot. Kasi kahit na bata ako, nakapagkwento sila, nakapag-share sila ng mga hindi ko naman naranasan din before sa two-stroke. Kasi sila, madami na experience yan. Tagal nang kumakarera. So, kumbaga yung taon na inaral nila, pinadali nila para sa'yo. Oo, boss. Parang doon. Kumbaga, di na ako dumaan dun sa mahirap na paraan. Hanggang nandun na ako sa sila Boss Andy, sila Boss Alvin, tapos J-Works yan, sila Boss J, sila Matikas, sila Jaja, yung mga driver ko. Kung di rin naman dahil sa kanila, di naman tatakbo ng maganda tong motor na. Tapos si Chogman Works din, shoutout din kay Boss Chog. Yun ako naman, Boss D. Alright. Sa mga sumusuporta sa SB, yan. Sana, mayroon pang dumami pa yung race bike natin. Yun, no? Abangan ko yan, boss. Actually, isa ka sa mga inaasahan ko talaga. Kasi napakaaga mo nakapagpunla sa racing. So, thank you na marami ulit sa oras, boss. Christian, and isang bagsak muna dyan. Bye! Alright.